kita. Sa pagdidikit po ng sticker, depende po ito sa ating pagdidikitan. Let's say kung ang ating pagdidikitan po ng sticker ay bagong pinta, wala pang top coat, base coat pa lang po. Kung ang base coat po natin ay may mica, metallic, or yung pearl, hindi po natin siya pwedeng pasadahan ng liha. Kasi magagasgas po yung pearl o yung metallic or yung mica. Magkakaroon po yan ng variation o uneven shade. So, para maliha nyo po yan, bugahan muna ito ng kahit isang coat po ng top coat clear. Then, pagkatuyo po ng top coat clear, pasadahan po natin ng lihang 1000 grit. Para smooth po, no? Pag idinikit po natin yung sticker. So, katulad po nito, bago ko idinikit yung sticker, ito po yung bagong pinta. Wala po itong mica. So, wala po metallic or pearl. Ito po ay apple candy tone red. So, pinasadaan ko muna ito ng lihang 1000 grit bago ko po idinikit itong sticker. May mga nagtatanong po kung ano ba ang dapat. Pwede po bang magdikit ng sticker kahit wala pang top coat
Then, pagkadikit ng sticker, saka itatap coat. Or, kailangan po munang itap coat, clear, bago dikitan ng sticker. Kahit alin po sa dalawa ay pwede. Ang disadvantage lang po nung sticker na binugahan ng top coat ay permanent na po siya. Hindi nyo na po pwedeng mabago yung design ng sticker. Unless nalang kung iparirepaint nyo ng bago. Ayan, pwedeng matanggal po yung sticker at kabitan ng bago. Ang advantage naman po nung after top coat, magdikit ng sticker, kung magsawa po kayo sa sticker at gusto nyo palitan ng ibang design ng sticker, kaya pang tuklapin. Yun ang pagkakaiba po ng ang sticker ay binugahan ng top coat sa hindi binugahan. Pag binugahan ng top coat, permanent na po yon. Pag hindi po binugahan ng top coat, pwede po nating baguhin yung sticker o yung design ng sticker at dikitan natin ng bagong design. So, dito po, ipe-permanent na po ito. Kasi after ma-repaint ng kulay o ng base coat, applyan po ito ng top coat clear. Mga minimum of 3. Hanggat mare, umabot po ng 5 kung gusto natin na hindi ganong masalat po yung sticker. May mga sticker po, katulad ng mga reflectorized, na naluluto po ng top coat clear. Kaya yon ang first coat po noon ay pa-mist coat muna. Then, second coat, makatuyo ng 10 to 15 minutes, bubuga na po natin ng semi-full coat. Then, third coat, pwede na po nating i-full coat. Medyo maselang lang po pag ang ginamit nating top coat clear ay urethane top coat clear na may halong thinner. So, maselang po yun. Hindi po natin pwedeng labugahan na po natin ngayon ay pagtatagalin pa natin ang pagre-recoat. Ang urethane type po kasi maganda po siya, 10 to 15 minutes na plus off or interval, i-recoat na po natin. Maselang po siya, pag nirecoat po natin ngayong araw, naka-second coat na tayo, gusto natin ituloy na lang bukas yung third coat o kung ilang coat pa yung ating gustong gawin. May tendency po na magkaroon po ng problema ang top coat clear, baka magkaroon po ng reaction o kulo na tinatawag o yung wrinkles. Ayan, dito po, ang gagamitin ko ay Hipik 400S. Ito po ay no thinner na. Ayan, no thinner. Ito po yung kanyang, ang tawag sa kanya ay activator. Yung iba kasi ang tawag, catalyst at hardener. Sa Hipik 400S ay activator. So, ang ratio po nito ay 4 parts po nitong clear at one part po nitong activator. May mga urethane type po o top coat clear na ang ratio ay 3 parts ng clear, 1 part ng catalyst at 4 parts ng urethane thinner. So meron naman na 3 parts ng clear, 1 part ng catalyst at 1 part ng thinner. Iba-iba po ang klase ng urethane top coat clear eh, no? Pero ako ngayon, dahil nasubo ko na yung Epic 400S, meron din akong ginagamit na Superb Crystal Clear. So, ang ratio naman po nito ay 3 parts po nitong clear, 1 part po nitong, anong tawag naman sa kanya? O, ito po ay hardener naman ang tawag, at 1 part ng urethane thinner. So, dito po ang gagamitin kong top coat clear ay Epic 400S. Ayan, titanium 2K clear. Mga 5 coats po ang gagawin ko para halos hindi na po makapa ang sticker. Sa pag-apply po ng top coat, ang Hipik 400S ay hindi po siya ganun kasailan. Pwede nyo po siyang patuyin, pwedeng kinabukasan nyo pa i-recoat. Maliliha nyo po. Kung i-compare sa ibang brand na napakasailan, kailangan continuous po yung ating pagbubuga ng urethane top coat clear. Pero sa Hipik 400S at sa Superb, kaya ito na po yung kalimitan ginagamit ko, pagka nagbuga po tayo, let's say sa outdoor, no, hindi kulong yung ating shop, hindi maiwasan na madapuan ng dumi, pwede nyo po siyang patuyuin para maliha. O nagkaroon ng mga gaspang, pwede nyo po siyang lihain. Kung i-compare sa ibang other brand ng top coat clear na maganda po sa inyo talagang closed door po, no?
yung meron po siyang, meron po tayong shop na maganda, yung hindi po pinapasok ng alikaboko, mga insekto. So, yun, okay po yun. Kahit na magdire-diretso na po yung ating buga. Basta mag-plus off lang po tayo ng 10 to 15 minutes, pwede na po natin ulit bugahan. So, kaso nyo, pag nasa labas po tayo, di maiwasan yung dapo ng mga insekto at yung mga alikabok na lumilipad, maobliga po tayong pasadahan po ito ng lihang 1,000 grit. Magtitimpla lang po ako ng para lang dito, no? So, ito po, ilalagay ko ng konting thinner. Pwede naman po. Para medyo mas maganda po yung buga niya. Kasi medyo malapot din po ito. So, 4 parts po nito. Then, 1 part po nitong activator. So, tansyahan na lang, no? Kabisado ko na naman po ito, eh. So, so, lagyan ng konting urethane thinner. Haluin lang po nating mabuti. Ito po ang gagamitin kong spray gun. Ayan, gawa po siya ng Aurita. Aurita po yan, no? Ang model niya po ay F3. So, ayan po, F3. Ang size naman po ng nozzle niya ay 1.0 mm. So, yung paint cap po na nakakabit sa Aurita ay hindi yan ang original na nakakabit. So, kinuha ko muna yung sa Euromax ko, no? Sa S7110. Pareho naman sila ng thread, kaya pwedeng pagpalitin yung cap nila. Kasi maliit po yung paint cap ng Aurita. Medyo mabibitin tayo pagka tayo ay nag-top coat. So, 5 coats po ang aking gagawin, kaya kailangan medyo malaki-laki ang lalagyan ng urethane top coat clear. So, sasalinan ko muna ito ng Hipik 400S Titanium 2K Clear. Thank you.